So kahapon, bukod sa mga meetups na ginawa natin, pumunta rin tayo ng Caloocan dahil namili rin tayo ng pyesa. So naghahanap talaga ako ng Osaki na chainset, kaso walang Osaki chainset ngayon. Wala kaming makita. 1434 lang yung available. So yung kasi yung hinahanap ng customer eh. Pero ang ito kasi race power, ano naman siya, Japan technology, tapos sama to, made in Malaysia, maganda daw to eh. So recommended naman siya sa akin. So for 1,200 pesos SRP. Sige, buksan nga natin, tara makita natin yung pinaka-ano niya. Kaya ayusin natin yung camera natin. Para makita natin yung quality nito. Race power na to. So, parang ano lang din naman. Ayan ang size niya. Pang wave 125, 110L, 428 ang kapal, 14 at saka 3060 ang kanyang sprocket. So, kulay gold ata ito. Uy, gold na. Parang ano no? Parang style din siya ng Osaki. Ganito yung style ng Osaki. Mga butas-butas. So, hindi ko po pwede buksan. Mukhang maganda nga. Maganda yung quality. Oh. Solid yung pagkakalo. Hindi ko lang alam kung magfe-fade ito pag dinaanan na ng kadena. So, saan ba yung maliit? So, yung maliit, dahil hindi naman siya nakikita, ganito lang yung kulay. RP. So, ano yung RP? Race power. Okay. Initial niya lang. Tapos, tignan natin yung kadena. So, kulay gold din naman siya. Ganito. May nakalagay na for 28 HSB. Ano yung ibig sabihin na HSB dito sa ano, likod naman RP. Ayan. May nakalagay na RP. So parang faded gold ano, parang katulad siya ng ano, ng racing boy na kadena na parang ganito rin yung kulay niya. Ewan ko ba't hindi yung gold na gold talaga. So good quality naman to. So, tignan natin kung makakabenta ako nito. Sinubukan ko muna eh. Kumuha muna ako ng isa. So, makabenta rin kasi ako ng SSS kahapon. SSS things. Tapos, yan. Nagdagdag akong busina. Siyempre, mabenta rin pala ang busina. So, unahin natin to. Ganito nga pala yung nakakabit dati sa Mio ko. Ganito. Tapos ito yung ngayon na nakakabit sa wave ko kay Whitey. So check natin isa. Ito muna yung maliit. So same price siya eh. Ang SRP nito is 800 pesos. Dati mura lang to eh. Parang 700. So, siguro ba na lang. So sa loob ng box wala na. So yan na. FC2 disc compact. Yun lang yung ano niya. Kanyang specification. Ayan. 350 for 20 Hz. 12 volts operation. So, mini Discord. So, yan. High and low. So, gagawa tayo ng separate video para sa sound check nito. So, okay naman siya. Ano to? Parang kalawang yata ito. Old stock na ba ito? Okay naman siya. So, gusto ko talaga yung quality ng Bosch. Kasi dati pa naman eh. Dati pa naman, Bosch na talaga yung mga kinagamit namin eh. May alam akong brand dati na yung unang nauso yata, yung Estevel. Na parang snail horn din yata eh. Tapos, eto, black yung sa akin yun eh. Eto, hindi ko maintindihan. Sige, tingnan muna natin. Fanfare horn evolution. So forward sound propagation. China fabric in China. So parang ano to no? Mas malakas yung hertz, tama ba?
kasi 410 ang minimum niya. Tapos yung spaces, ano, sa likod, ay, hindi natin maintindihan kung ano. Top. Ano ba yung nasa box? Uy! May instruction. Instruction. Oh, ano? Mounting instruction to. Mounting instruction. Ano ba meron dito? Hindi ko maintindihan Chinese na siya. So, ayan siya. Bago po ito ah. So, yung may mga nagtatanong kasi ano ba yung mga binibenta ko. Bago po yan. Bakit mura? Hindi naman kasi tayo overpriced. So, yung kumita ka lang ng konti, okay na yun. So, ito siya. Ganda. Ganda. Ayun. Ito yung pinaka pangarang adjustment yan. Tornilyo yung nasa loob yan. So, kabit kaya ulit ako nito. Hindi, joke lang. Hindi na ako magkakabit ulit dito. Baka yung isa, yung Corsa, type ko yung Corsa, malakas eh. Kaya, ewan ko lang kung kayang i-drive talaga ng battery ko. Pero, to maganda. So, meron pa tayong isa. Kakat ko muna to. So, game na ulit. So, bumili rin kasi ako ng, ano, ng chicken pipe. Pang Wave 100 at saka pang Wave 125. So, check natin. Hindi ko pa nga napopost to eh. In-adjust ko lang yung camera height kasi nga wala nga medyo mataas. So hindi pala namin na ano to kahapon na check, hindi na namin nabuksan kasi medyo nagkamali din kung tama ba yung laman ito. Pero kaloocan to man din, no? Maisasoli ba natin ito pag mali? Wala akong makita ng mga chrome. Puro black lang talaga available ngayon. So, ganun sana. So, ang laman ng box. Check natin ang laman ng box. Oh yeah! So, nung unang nakabili kasi ako nito. Benta ko agad. So, upsahan natin dito. Para makita natin. Kapal naman. Tapos, dito nga. Okay naman. Tapos, ayun. Naka-anay na lang siya, no? Naka-ganyan na lang siya ngayon. Hindi ka tulad dati. Yung sa ORBR ko kasi. Naka-ano talaga eh. Meron talaga naka-weld. Tapos, na natin yung mismo pipe. Taikom dapat, pati yung pang Wave 125 na bibiliin ko, kaso wala eh, walang ano, walang stock. Nakaraan meron eh. So, well, check natin siya ng maigi. So yun, ganda ng tatak, ang ganda talaga ng ano, no, ng malaking bagay kung maganda yung tatak, maganda yung quality ng pagkakagawa. Tingnan mo yung pintura, ang ganda, no, para siyang matte na ano, na makinis, hindi yung matte na matte talaga. So yung dulo niya, iba na yung dulo nito, mahaba na yung parang pinaka-tip niya, no? Siguro iba ang tunog nito. So good quality talaga to. So SRP natin dito is 1750. I think okay na yun. So 1750, kumita ka ng konti, okay na. So ang ganda, ganda ng Taikom. So, pipicturean ko to. Tapos, kaya tingnan makabenta. May mga naghahanap din kasi ng pipe. Pero bala ko rin kumuha talaga ng ano, ng tsukigi. Kaso, medyo pricey. So, next box tayo. So, yan. Pang Wave 125. Alam ko, pwede rin to sa, ano, sa SYM ba? Tsaka sa Wave 110. Bebend lang ng konti, so may bracket parang sabi sa akin. So open natin to. Sana talaga cutter yung ginagamit ko. Ang
tatak niya is racing monkey. So labasin na natin. Iba ano nito, ibang style nito. So wala nang laman. Tayin natin yung pipe ulit. Yung ano, yung sa pinakadulo. So, wow, nakagoma pa. So ito yung katulad ng style ng ano, yung ORBR. Ang ORBR kasi ganito eh. Naka-ano siya. Ayun oh. Ano? Yun lang yung kasama niya. Ano lang, spring. Tapos ito maganda naman yung quality niya. So, ano, single ano lang na hinang dito. So, 3.25. Parang ganito ba yung bend sa akin? Parang ganito nga, no? So, tapos, check natin yung main pipe. So, may kasama siyang spring. Oh, ito talaga yung mat. So, ayan. Check natin. Ayan. Racing monkey. So, yung emblem, okay naman. Okay naman. Decent naman siya. So, yung dulo nito, iba kaysa dun sa dulo kanina. So, mas maliit, no? Pero, parehas naman silang natatanggal, napapalitan yun. Yun yung importante. So, yung sa apido ngayon, naka-weld na. So, ayos siya ng customer, tapos mahina pa. So, yan. Ito naman yung matte finish talaga, no? So, wala siyang bracket sa gitna. Ako nga, no? Bakit kaya walang bracket sa gitna? Dapat may nakagano na. Pero wala eh. So, dulo-dulo lang dito. Tsaka dun sa mismo main pipe. Pag-compare natin. Yung dalawa. Oh. So, yun yung matte finish. Tapos, ito yung ano. So, ang ganda nito. Para siyang glossy. Glossy matte. No? Meron bang ganun? Tapos ito yung matte black. So, sa emblem, dun ako sa ano, sa Taikom. Maganda yung emblem ng Taikom. Dun sa pinakadulo niya, sa tip, magkaiba talaga ito ng tono. Kasi, kung makikita mo, kalawin natin, kung makikita mo, magkaiba yung dulo nila. Mas mga haba ito. So, picturean ko tapos po-post ko. So, bullet trail is palman. Wave doctor. Salamat.